Mga partner, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Pero ang bagong lahat, binabati ko kayo. Mapagpalang araw sa lahat ng minamahal nating OFW, sa lahat ng mga kababayan natin dito sa bansang Pilipinas, sa lahat ng mga minamahal nating subscriber, mga viewers, mga likers, mga nagka-comments, sa buong family ko nasa likod ng aking munting YouTube channel, miga-miga love, shoutout sa inyong lahat. Today's vlog, mga kapartner, share ko sa inyo, no, magtatanim tayo ng pitsay, no, doon sa ating munting mini garden. Kaya huwag natin patagalin to, mga kapartner. God bless and I love you all. Let's go! Nakita natin yung bakod, mga kapartner, no? At dyan tayo sa area na yan magtanim, no? Ng pitsay. Yun, medyo malaki-laki din spasyo, mga kapartner. Kaya yung ginawa natin yung bakod na kawaya, no? Yun, sara na sara na siya. Mayroon talaga spasyo dito na medyo malaki siya. Ito, naka-reserve na yung ano natin, no? Dayami ng palay para gawing loom. Kasi malapit na mga kapartner tagulan. Ito natin siya nilagay sa ilalim ng puno. No? Ito. Yung lista ng puno ng nyug. Iyan. Iyan. Yun na, mga kapartner, na nag-prepare tayo na taniman ng pitsay. No? Ito na. Ngayon, hindi siya ganun kalayan, mga kapartner. No? Siguro mga ano lang siya. Mga 6 inches ng ano niya, yung distansya niya. Damihan natin mga kapartner ng butas para at least na ano natin siya. Na talagang yung masasayang space na dito, mga kapartner. Yun ang mga pitsay, mga kapartner, no? Naka-prepare na siya. Ang taas niya siguro mga 2 inches na. Tapos na may mga loom naman tayo nito. May mga cow manure na. Ginagawa natin, mga kapartner, na bago natin lagay sa butas, na pinabasa natin to. Nabasa natin ng kunting tubig, no? Para yun, no? Para pag nilagay natin sa butas ng mga kapartner ay talagang ano na siya, nakapenetrate na siya sa lupa, no? So, mga kapartner, na yung loom saka yung cow manure, no? Inmist lang natin, mga kapartner, pag binasa natin ng kunti para lagay natin sa bawat butas niya. Ito na, mga kapartner, yun. Lahat lagyan natin yan. Yun. Para maganda yung yun, ano. Isuod natin, mga kapartner, para magandang maganda yung pinitreat ng tinanim natin pitsay, no. Yun, ano. Yun, mga kapartner, no. Ready, ready na siya itaniman, no, ng pitsay, no. Yun, ano. Dito yung mga kapartner, hanggang natin yung storeboy ito kaya yung manok kay sa labas na sila, mga kapartner. Iyon. Ito, mga kapartner, yung mga pitsay, no, na ready to plant na. Yun siya. Pag-iit lang sa mga kapartner, mga 2 inches lang yung laki niya. Maganda natin ito, mga kapartner, yung pag tinataniman natin. Tapos na, mga kapartner, ready na sa pagtataniman ng pitsay. Yun. Kita natin yung puno niya. Wala talagang kayong tayo siya, mga kapartner, na. Yun. Yun. Wala, maigpit na maigpit siya, no? Yun. Yung mga kapartner, ha? Masikip na masikip siya para maganda yung tubo niya, no? Kompleto sa ingredients. Finish replant na tayo, mga kapartner, ng pitsay, no? Ito na siya. Yun. Samahan lang natin, mga kapartner, kung ano yung ano niya, yung kalusog ng tubo niya, kapartner. Yun. Kasi, mga kapartner, ay wala nang dahilan to. Yung manok pa sa labas na. Kompletong bakod na tayo, mga kapartner. Yun.